So what's up sa inyo lahat, guys? And today, sagutin natin ang kanyang question. Sabi niya, Kuya Kingzen, mahirap po ba mag-make ng game? So ang sagot ko po dyan ay, nako, depende yan sa gumagawa ng game mo. Depende kung ang gumagawa ng game ay isang buong development company. Sila ay sobrang dami at meron yung member na 10. Simula sa 10, pataas. Umaabot minsan ng 200, yung ibang team meron pang 1,000 members. And ngayon, sa Maharlika Mobile, ako lang po yung mag-isang gumagawa right now. And now, may pinasok na ako sa team ko, si Renel at saka si Gabriel, sila yung mga character designer at the moment. So, pero expand ko pa yun later on kapag meron tayong mas maraming budget para sa ating game na ginagawa. Ngayon naman, ang tanong, gano'n nga ba ito kahirap? Kung gusto mong matutong gumawa ng game, ito yung mga needs mo na dapat mong malaman o matutunan at pag-aralan. Una, syempre dapat magaling kang gumamit ng Photoshop kasi gagamitin mo yan sa texturing o mga user interface, paggawa ng mga design, pagdodrawing ng mga characters, almost andun na lahat sa Photoshop mo doon gagawin. Kung gumagawa ka ng mga 2D games, puro Photoshop ang ipofocus mo. Kung gumagawa ka rin ng 3D, kailangan mo rin si Photoshop para sa mga texturings, mga iba pang mga ano. Sobrang lawak, hindi ko na i-expand yung mga branches niya, pero yun yung pinaka-general term. Kailangan marunong kang gumamit ng Photoshop. Sumunod, kailangan marunong kang mag-code, syempre. So, maraming iba't ibang mga languages na ng code, languages ng mga codes. Isa-isa dyan yung mga C++, C#, at marami pang iba na pwede mong pagpilian. So, ngayon, pipili ka doon ng isa na imamaster mo. After nun, pag na-master mo naman yun, kailangan mo siyempre matutong gumawa ng 3D kung ang ginagawa mong game ay 3D version. So tulad nito, example, ang ginagawa ko, Maharlika Mobile, nag-aral ako ng 3 taon ng Blender. So ayun, na-master ko na si Blender, kaya ko na siyang gawin lahat ng parts sa Blender, kabisado ko na. So dito na, madali na sa akin sa sitwasyon ko right now. Pero yung pag-aaral ng 3 taon, nako, stressful. Sobrang dami mong aaralin, napakadaming mga nodes and mga parts, saka libu-libong buttons at shortcuts. And sumunod naman, kailangan mo siyempre pumili ng inyong game engine. Maraming Unreal Engine, Unity, Godot, at marami pang iba. May mga iba't ibang klase ng mga game engine na pagpipilian pag gagawa ka ng isang game. And syempre, kailangan marunong ang gumamit ng DAW, Digital Audio Workstation, para naman sa mga sound effects. So yun ay part 1 pa lang yan. So marami pa, hindi ko pa na-discuss lahat. Ilang pa lang yung diniscuss ko, imagine mo na agad yun. Sa side ko pa lang yan, ha? Ako gumagawa lahat ng buong part ng buong game. So isipin nyo, gaano ka-stressful, gaano kahirap. Yung inaaral dito, sobra talaga. Inabot ako ng almost 10 years bago ko natuto na para sa sarili ko. Yung masasabi ko, nang kaya ko nang gawin ng mag-isa. So 10 years ako nag-aral bago ko naging isang game developer. Okay, so yan ang isagot. See you on the next update.